Sir Edmond, magandang hapon. Totoo, tingnan ng anak na eh! Tot, yung anak mo! Sino? Yung anak mo! Yung anak ko, sir. Si Edmond? Yes, sir. Ayun, sir. Umiiyak siya? Umiiyak, pero yun, takot po ako. Bakit siya umiiyak? Eh, hindi naman siyang may kasalanan, kundi yung kanyang asawa. Yun na ang gusto kong maayos sana, sir. Kasi masakit din sa akin yung pinos ng asawa niya, sir. Pag-ayusin ko po kayo, pag-ano na makipag-ayos, didimanda po natin. Yun na lang po, sir. Kasi natatakot din ako kasi yung anak ko binabantaan. Yun na, tignan mo, sir, yung pagsasalita ng anak ko, sir. Meron ka bang tinutulayan dito? Yung nag-check-in lang po kami sa, ano, sir, sa hotel. Finish na ngayon yung ano hanggang 6, sir, yung ano namin sa hotel. Oh, sige, tutuloy po namin. No problem. So, ngayon po, mami, dito ho muna kayo. Then, bukas po, babalikan po namin kayo para naman po pumunta tayo dun sa May Ilagan City. Oo. Salamat po, ma. Kahapon lang dito kayo. Opo, sir. Opo, kausap mo po pati yung anak ko lalaki, sir. O, yung anak nyo, binagsakap pa tayo ng telepono. Opo, sir. Ano na nangyari po? Nung hinatid na po kami ni Ma'am Rose dun sa hotel, may tumawag po sa akin at yung barangay official, sir, galing sa amin. Tapos sabi nila, anong nangyari kasi nakita po nila ako sa TV5. Okay. Tapos, ganyan ang ano mo para magkaroon ng leksyon ng anak mo, sabi nila. Mm-hmm. Tapos after that, namin nag-usap nung barangay official, sir, tumawag ulit. Tapos sabi na niya, may nangyari kay Edmond, sabi na niya, sir. Yung kausap natin sa telepono kahapon. Opo, sir. Ano nangyari po kay Sir Edmond? Nagmotor po siya, tapos okay. Nabangga daw po ng ano. Nang disgrasya, nasaan po siya ngayon? Andun po sa bahay namin, sir, nakaburol na po. Kasi kagabi, nakaburol? Sir. Opo, namatay? Sir. Namatay na po, sir. Na-accident sa motor? Opo, sir. Ma'am, nagkikiramay po kami. Salamat po, sir. Alright. Salamat po. So, hatid na po namin ngayon sa Isabela kayo. Yung pinaka next trip, siguro yung mahabol pa natin sa 3 o'clock dyan sa Cubao, sa Isabela. Hindi po namin kayo masasama ng reporter, ma'am. Pero susunod yung reporter namin bukas. Opo, sir. Para pag-ayusin na lang namin kayo ng manugang mo. Hindi ko kaya, ma'am, di lalo manggagalait itong si manugang. Sir, kung maaari, sir, kasi siyang gumawa ng malaking gulo sa amin, sir. Alam mo, sir, kasi, sir, hindi ko sa inaano yung anak ko. Inaaway niya yung anak ko, sir. Tapos yung anak ko, inaaway niya para magkagulo kami mag-ina. So, si manugang ang... Ayun po, sir. Lang dito lahat yung mga post niya, sir. Daladala ko yung mga ebidensya kong post niya sa Facebook. So, ibig sabihin yung anak niyo po nasusulsulan lang? Nasusulsulan lang po. Siyang sumusulsul sa anak ko para awayin ako ng anak ko. Dun si, kasi pag hindi niya ako awayin, nag-aaway sila. Kaya gusto ko nang idimanda yan, sir. Kasi siyang dahilan kung bakit nagkaganyan yung anak ko, sir. Maraming nagsasabi sa akin dahil alam nila kung anong ginawa niya sa amin mag-ina, sir. Mula nung nag-asawa sila ng anak ko, sir. Ma'am, pagpupunta ko kayo doon sa Burol, baka mag-away kayo ng iyong manugang. Hindi ko po alam, sir. Hindi kaya? Kasi gusto kong maiwasan yan. Sana kasama kami para may mag-awat kung sakali mang nagkasagutan. O kayo ba sa palagay niyo, papayagan kayong pumunta sa Burol? Burol, andun sa bahay namin ngayon, sir, yung Burol. Ah, sa bahay niyo? Nandun na, sir. Andun yung picture, sir. Adi maganda sa bahay niyo. Okay, opo, so may karapatan ka na... Huwag papuntahin itong si babae. Kasal andun, ba sila ng anak kasal mo? Kasal sila. Andun siya ngayon, sir. Ah, kung kasal po. Mas may karapatan. Sorry, mama. Mas may karapatan siya. Kasi doon ako po sa Yumaok. Oo nga, sir. Alam ko yan. Pero siya ang dahilan kung bakit naging ganyan yung anak ko. Ma'am, alam ko po yun. Pero siya pa rin talaga may karapatan doon sa bangkay. However, since nasa poder mo, sa bahay mo, opo, then sir. You call the shots, meaning kung ano pong desisyon nyo, ano pong gusto nyo mangyari para sa katahimikan ng bahay ninyo, kasi doon nakaburol, kayo po ang masusunod. Kung halimbawa nag-iskandalo siya, pwede mong paalisin o pwede mong kasi, tawagin sir. Yung barangay para patahimikin siya. Miss Mayflor, yes, sir. Nakikiramay po kami sa pagpano po ng inyo pong asawa. Nandito po yung inyo pong bienan na nagdadalamhati din po. Pwede ba kayo magkaayos na lang po ng inyong bienan, ma'am? Ma'am Mayflor? Okay, nung naman po kasi, siya naman po kasi
kasi yung unang nag-ano po ng mga pospos na yan, sir. Sir, binaliktad ako, sir. Binaliktad ako, sir. Andito ang mga ebidensya ko, sir. Siya ang nagpost sa akin, sir. Sino kaninong, tatanungin kita, Mayflor, kaninong account itong Ed Seran Malyo? Kaninong account yan? Account namin yan ni Edmond na eh. Account bakit? Namin yan ni Edmond. Ano itong mga pinos mo dito sa ano? Ang inang walang utak, magkahiga. Tinatawanan mo post yan. Hindi mo ba, hindi mo ba alam na pinapahiya mo kaming mag-ina? Tapos, alam mo ang sinasabi mo, sandali. 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 Huwag mo ako, ano, sandali. Bakit mo pinapahiya ang asawa mo sa media? Anong sinasabi mo sa asawa mo? Palamunin, walang utak. Walang lahat-lahat pinagsasabi mo. Ano lahat ang ginagawa ni Edmond sa'yo? Lahat lilunulok ang lahat ang mga pinagsasabi mo sa kanya. Nakikita ko lahat ang mga post mo kasi mga kaibigan ko ang nag-forward sa akin. Ngayon sasabihin mo ako ang muna post sa'yo? Imagine, kaninong post yan? Kaya huwag mo akong maliktad rin, Mayflor. Ikaw ang puno dulin ito. Nag-aaway kami ng asawa ko. Andyan ka, kinakampihan mo siya. Hindi mo alam kung ano yung dahilan. Alam ko na, may nagsasabi sa akin. Alam ko na, huwag mo nang anuhin dahil ikaw ang puno dulin ito. Nay, sandali lang, Nay, makisingit. Nay, dapat Nay, kung alam mo nag-aaway po yung anak nyo at sa kayong inyong manugang, dapat na hindi ka nakikialam. Away mag-asawa po yun, Nay. Sorry, Nay, wala akong kinakampihan dito, ha. Gumigit opo, na lang ako. Dapat, Nay, gumigit na din kayo. Baka yun din po na isang dahilan kung bakit yung kanila pong relasyon at relasyon nyo po dito sa iyong anak at manugang ay hindi masyado maganda sa palagay nyo, Nay. Sir, nung unang dumating sa buhay ko yan, sir, tinanggap ko ng bubuo. Lahat yan binigay ko sa kanila. Wala akong daing. Lahat ako ang nagsuporta, sir. Walang daing mula nung nakaalis lang yan, sir, dahil gusto niyang nag-abroad sa Hong Kong. Doon na nag-umpisang nagkasungay yan, sir. Lahat yan, tinulungan ko, sir. Ang alam niya, wala akong tulong. Sige yan yung ano, yan yung palagi namin pinag-aawayan, yung palagi siyang inom dito, inom dyan, ni bata, hindi niya masikaso. Yun po yung palagi namin pinag-aawayan. Pero kayo po, kinatampihan niyo siya. Sinatatambaw ko nung asawa ko noon, kahit pinatahalap yung nanay niya. Yung si Bear, hindi umaawat habang sinasaktan ka? Wala man po siyang magawa, sir. Ba't niyo po pinakulong agad-agad kung ganun, yung sinasaktan ka? Mahal ko po yung asawa ko, sir. Ayaw ko po siyang mapahiya o ano. Ma'am, ang gusto ko kasi mangyari dito pag ayusin kayo eh. We have to accept our faults and mistakes. Otherwise, hindi natin masosolve itong problema. Tama, ma'am? Okay, sir. Miss Mary Flor, magandang hapon. Hello po, sir. Alang-alang po sa katahimikan ng kaluluwa ng inyong pong mister, ay sana po magkabati na kayo ng inyong pong biyanan. Is that okay with you, ma'am? Okay lang po kasi hindi naman po ako yung ano mapagmataas kung ano man po yung nagawa ko sa inyo na yun. Nasalita ko sa inyo, sama lang din po ng loob ko yun sa inyo. Kung nasaktan ko man po kayo, may nasabi akong hindi maganda. Sorry po. Nagpakumbaba na po siya. That's public apology. Mahirap pong tanggapin, sir. Wow. Kasi alam ko ang ugali niyan, sir. Nagbabait-baitan lang ngayon, sir. Anong gusto mong mangyari dito kay Mayflor? Sige. Demanda ko, sir. Ma'am, hindi mo talaga maalis-alis yung sama mo ng loob. Pero ma'am, di ba nagagantihan kayo sa social media? Nagbabanatan kayo? Opo, sir. Ma'am, I'm very, very sorry. Hindi ho kami rito kung talagang merong vengeance po sa inyo. Yung bang talagang pag-iiganti. We're not the right people to be approached. Sorry, mama. Kami po ay mga tagapag-ayos na mga pamilya nag-aaway-aaway. Nagbibigay solusyon sa mga naapi. Pero kung yung sa iyo po talaga pala ay yung parang pag-iiganti, so much hatred, we're not the right people. Pwede ba, ma'am, alisin mo po yung mga tinik dyan sa dibdib mo? I try, sir. That's yes, good sir. For a start. Thank you, ma'am. Sorry, Nay. Okay ka na? Okay, sir. Sige, ma'am. Kamusta po kayo, Nay? Sa ngayon, ma'am, talagang masakit sa akin ang pagkawala ng anak ko.
kasi hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Mm. Ang alam kong madadatnang ko nakulong. Mm. Yung mag-usap-usap kami. Maayos ang pamilya, yun ang gusto ko. Pero nung dumating po ako, bangkay na po ang anak ko, ma'am. Yun lang po. Kamusta naman po yung relasyon nyo ng manugang nyo? Nung dumating po ako, pumasok po ako dun sa kwarto. Tapos andun umiiyak siya. Yung nagniyakap ko talaga dahil nakita ko. Nung talagang matigas ang puso ko, ma'am. Talagang umaari. Gusto kong idemanda, diba sabi ko kay Sir Rafi. Pero nung dumating ako, nakita ko yung bangkay ng anak ko. Nakita ko yung ano, itsura niya, ang laki ng tiyan, mababa na. Nag-sorry siya sa akin. Sabi ko, gusto ko talagang forget the past impossible. Yun lang ang gusto ko. At saka yung basta sincere siyang umingi ng tawad, ako yung sincere din. At tatanggipin ko siya dito sa bahay ko. Gusto ko nga alang-alang sa anak ko, sa mga apo ko. Kahit dito na sila tumira dahil wala naman taong talagang titira, ma'am, dito sa bahay ko, ma'am. Yun lang, ma'am. Apo, so ngayon po wala na po kayong balak i-demanda sila si ate? Wala na po. Alang-alang sa anak ko, wala na para matahimik na po. At saka mga apo ko, yun lang po. Ano po yung natutunan nyo sa nangyari sa buhay nyo ngayon? Masakit po, pero kung maaari lang yung about chismis sana, yung mga chismis na dumarating, hindi ka mapadadala sa mga chismis sana. Yun lang po. Edmond, huwag ka sanang magagalit sa ginawa kong paglapit kay Sir Rafi. Dahil ito lang talagang makakatulong at makakapag-ayos sa ating problema, anak ko. Pero hindi mo ako naintindihan. Ay ba talaga yung nasa isip mo? Hindi mo alam. Sabi mo, pinahiya kita. Pero yun lang ang dahilan. Yun ang gagawin ko para maayos sana ang pamilya natin. Sana yung sabing magkakayos tayo, hindi ka nagkumawa ng kakaanuhan. Ngayon, wala ka na. Paano ng pamilya mo ngayon? Sabi ko naman, makaayos tayo. Kahit wala ka na, andito ako mag-aalalay sa mga anak mo. Anong masayo mo, Ma'am Gladys, sa manugang mo? Taos ko, puso ko pa rin siyang pinapatawad na sa ngayon. Alang-alang sa mga anak niya. Sige, tatahibik na rin ang anak ko. Gusto kong maayos na rin ang lahat. Nagpapasalamat po ako kasi kung ano man po yung pagkakamali ko, pinatawad nila ako. Kaya nanay, ulit-ulit po, sorry. Sana kahit wala na si Edmond, tuloy-tuloy pa rin yung ano natin. Tanggapin po ang pagsosorry niya, basta taos pusong kung ano yung sinabi niya pagsosorry. At ayaw kong maulit na po yung mga chismis na kung ano-anong dumarating po sa kanya. Hindi siya maniwala sa mga chismis lang, yun lang. Ang pagkasunduan ng magbiyanan, si na Ma'am Gladys at Ma'am Floor, nagkapatawaran silang dalawa sa harap ng mga barangay official. Si Ma'am Gladys nangako na suportahan ang kanyang manugan at ang mga anak nila. At titira sila dito sa kanilang bahay na ipinatayo ni Ma'am Gladys. Anak, alam kong mabigat yung problema mo sa amin ng asawa mo. Sana kahit wala ka na dito, huwag kang mag-alala. Masaya ka na ngayon. Sana, anak ko, huwag mo nang balik-balikan pa yung mga pamilya mo. I try my best kung ano ang maitutulong ko sa kanya, lalo na sa mga anak mo. Pa, nagkaayos na kami ni Mami. Sana masaya ka na. Kung saan ka man ngayon, huwag kang mag-alala. Naalagaan ko yung mga anak natin. Sana manahimik ka na kung saan ka man ngayon. Mamimiss ka namin pa. Love you. Sir Rafi, ito na po. Nagpapasalamat po ako ng marami. Dahil sa nilapit kong problema ko po sa inyo. Sir, okay na po, sir. Hindi ako nagkamali, sir, na ikaw ang nilapitan ko, sir. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa mga action agad na ginawa niyo sa amin ng manugang ko. Sir Rafi, salamat po. Nagkaayos na po kami ng biyanan ko. Kahit wala na po yung asawa ko, at least po, natulungan niyo po kaming magkaayos kami ng biyanan ko. Maraming salamat po, Sir Rafi.